Galit ngayon ang isang batikang aktres na si Sharon Cuneta dahil sa isang netizen na nag-post patungkol sa isang rip joke galing kay Sunny Alcos at yung pabirong sinabi niya tungkol kay Senador Kiko Pangilinan pasaring sa batas na ginawa niya, yung tinatawag na Republic Act 9344, otherwise known as Juvenile Justice Welfare Act, kung saan yung isang 15 years old pababa, pag nakakumit ng isang krimen, ay hindi pwedeng ikulong. Walang criminal liability. Tunghayan natin ang kanyang reaksyon sa araw na ito, mga katikdol. Mga viewers, mga subscribers, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw sa ating lahat. Hold up. Nag-alboroto sa galit si Sharon Cuneta sa ginawang post ng isang netizen na nagngangalang Sunny Alcos. So ito ang post niya. Pasasalamat ka, iha. Kung ang edad ko 12 years, magtago ka na sa tatay mong Senador Kiko Matsing Pangilinan dahil hahanapin kita para gahasain. Tapos, sisihin mong tatay mo dahil hindi ako makukulong. Dito galit na galit ang reaksyon ni Sharon Cuneta, mga katikdol. Biro mo naman itong pahayag na ito galing kay Sunny Alcos, no? So bilang ina, handang-handa kahit anong gira hamakin ni Sharon Cuneta, may pagtanggol lang kanyang anak. So ito ang pahayag ni Sharon Cuneta, mga katikdol. Sabi niya, "What an ahi of a father, considering may anak kayong babae. Oo, alam namin. At anuman ang pambabastos ng isang tunay na hayop na tulad mo sa asawa ko at lalong-lalo na sa anak kong dalaga, ay pagpapatunay lamang na may mga demonyong nasa mundo na tulad mo." Galit na galit si Sharon Cuneta. Ha? "Kaya tama ang ginagawa ng anak ko, disinti at matalino." Ganyan naman talaga ang mga inay. Ipagtanggol yung kanilang anak. Hahamakin lahat, maipagtanggol lang ang kanilang anak. "Pinagmalaki mo pang Duterte supporter ka. Ganun ba? Alam mo bang kahihiyan ka sa Pangulo? At para sa kaalaman ng isang bubong katulad mo, ang juvenile justice law ay hindi para hindi parusahan ang mga kabataang may krimen, kundi kung seryoso ang offense ay pananagutan pa rin, ngunit ihiwalay sila sa mga hardened criminals na maaring abusuhin naman sila at managot sa isang prosesong angkop sa kanilang pagiging minor de edad. Ayon sa batas, kung serious offense, minimum isang taon pa rin silang kulong at maaring mas matagal. Bago kasi mamintas ng batas na gawa ng senador, aralin muna." Sorry po mga Sharonians. Nag-apologize si Madam Xiawe sa kanyang mga supporter, sa kanyang mga fans club. "Sorry po mga Sharonians, but this monkey crossed the line. Bubo, tanga, higit sa lahat, wala kang takot sa Diyos. Ang kapal ng pagmumukha mong patulan ang isyo at pagsalitaan ng ganito ang anak ko. Tayong dalawa ang magharap. Di ko man lang istorbuhin ang asawa kong humarap sa iyo. Tutal, baka magmukha kang aso pag ako ang kaharap mo. Di kita uurungan." Hinumdum ko siyang linya itong 1980s niya nga salida sa una. Murag, "PS, I love you," masiguro to. Ningon siya nga, "Kahit saan, kahit kailan, hindi kita uurungan." Palaban itong si Sharon, mga katikdol, no? "Hindi mo ako kilala, pag-anak, kuna ang binabastos mo. Oh, bakit tinanggal mo na ang lahat ng social media accounts mo at pinalitan mo pati pictures? We are now verifying our leads to your employers. Wow, kung pwede lang, liparin. I will personally make sure this kababuyan you have posted to disrespect my daughter in this despicable, malicious, and insidious way.
will be a great interest to them. I am also forwarding this to Sig Minard Gibara, who has been my friend and lawyer since 1992. Hahanapin kita. Talagang galit. I will find you. You face me. You coward. Duwag. Tandaan mo kung sino ang nanay ni Kisi, Frankie, Mail, at Miguel. You cross the line. God help me. And the law. God help you. When I find you, hindi kita patatahimikin. Kawawa itong si Sunny. Tandaan mo ito. Ako ay anak ni Pablo Picunita. Mali ang binangga mo. Demonyo ka. Ito ang panapos na sabi ni Sharon Cunita, mga katikdol, bilang pagpapahayag sa kanyang saloobin upang ipagtanggol ang kanyang dalaga. Anong reaksyon ninyo kayo, mga viewers? Anong reaksyon ninyo sa reaksyon ni Sharon Cunita sa isang post ng isang netizen na nagangalang si sino ba yon? Si Sunny Alcos. Di ko alam kung ito, di natin alam kung ito ba totoong pangalan. Ang problemang ito ay dinulog na ni Sharon Cunita dahil kaibigan daw sila ni DOJ Secretary Minardo Gibara. Ano? At kino-confirm naman ni Sharon Cunita sa balita ng Inquirer.net, sabi dito, Gibara confirms Sharon Cunita reached out to him on rape threat to daughter Frankie. Sabi ni Justice Minardo Gibara, Miss Sharon Cunita has brought this matter to my attention and has expressed her strong desire to file criminal complaint against the person who posted the offending message in social media. I advised her that the identity of the person and his location should first be clearly established, Gibara said in the text message to reporters. Gibara said it appears that Cunita, through her own efforts, has identified the man who made the malicious post as well as his location and the name and address of his employer. So, ayon, ang mga hakbang na ginawa ni Sharon Cunita bilang reaksyon sa isang netizen na nagpost. Pero sa palagay ko, mga katikdol, itong si Sunny Alcos, ang kanyang post. Sa palagay ko lang, itong post niya, mga katikdol, para sa akin, it is just a mere expression under the ambit of the freedom of speech. No? Pero hindi naman natin masisisi si Sharon Cunita bilang ina. Gagawin lahat para ipagtanggol yung kanilang mga anak. Ganun naman tayo talaga, mga magulang eh. So, hintayin na lang natin kung anong kahinatnan nito, mga katikdol. Pero sa palagay ko, kahit na may file itong kaso laban kay Sunny Alcos, para sa akin, walang malicious dito. I guess this is just an opinion expressed by the person so na hindi matanggap itong Juvenile Justice Welfare Act. Biro mo, kapag meron kang anak na minor de edad o hindi at maging biktima sa isang sitwasyon kung saan ni-rape yung anak mo at yung mga rapist ay below 15 years old, wala silang criminal liability. So para sa akin, itong age 15 years old na nang-rape, ginagamit sa mga sindikato sa pagtransport ng mga drugas dahil walang criminal liability, so they take advantage of this law. So para sa akin, itong sinabi ni Sunny Alcos is just a mere expression of his disappointment on the Juvenile Justice Welfare Act 9344. Mga katikdo, kayo, ano ang sayin nyo? I-like, share, and comment. Ilagay yung comment ninyo sa ibaba sa comment section ng video ito. Maraming salamat po at magandang araw. We'll be right back.